Apektado na ng matinding tag-init ang halos 2.5 million na estudyante na kailangang mag-hybrid learning muna dahil hindi na makayana ng napakahirap na kondisyon sa mga classroom. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Pumalo sa 40 degrees Celsius ang heat index kahapon ng tanghaling tapat sa Metro Manila. Hindi na kinaya ng senior high school student na si Juliana ang init sa classroom, kaya agad siyang isinugod sa clinic bago pa uwiin. Nung nailo po ako, medyo nagbablock po yung paningin po, pero nakakatayo pa naman po ako. Tas medyo nagkakaroon na po ako ng cold sweat. Umapela na si Senate Committee on Education Chairman Senator Win Gatralian sa Department of Education na ibalik na ang dating school calendar kung saan bakasyon ang summer months ng Abril at Mayo. Anya, hindi na makapag-focus ang mga guro at estudyante dahil sa sobrang init. Nagkaroon na ng pronouncement ang Department of Education na ibabalik nila dahan-dahan to the original April, May, summer break ang academic calendar. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers sa 8,600 na mga guro, lumabas na 77% ang nagsabing irritable sila ngayong panahon ng matinding init. Problema raw kasi sa mga paaralan ang kakulangan ng angkop na pasilidad. Maraming estudyante, siksikan, walang proper ventilation, wala talagang mahusay na pasilidad, wala pang mga nurses. Eh pag pinagsama-sama talaga natin yon, talagang terrible talaga yung sitwasyon ng mga bata, ng mga estudyante. Sa ngayon, kanya-kanya munang diskarte ang ilang paaralan upang makaiwas sa heat-related illnesses. So inaiwasan namin po yung klase ng mula 11 hanggang 2 o'clock. Umaasa na lamang ang Teachers Dignity Coalition na sa susunod na taon, maibabalik na ng DepEd ang April-May summer break. By next year, 2025, ay wala na tayong klase ng Abril at Mayo dahil nakita po natin ang epekto nito noong 2023 at ngayon po, lalo na ngayong taon na to ng 2024. Lagpas 4,000 mga paaralan ang nagpatupad ng blended learning sa lagpas 2 milyong mga estudyanteng apektado ng mainit na panahon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.